Para naman ho sa ilang mga paalala patungkol ho sa ating enhanced community quarantine, pagpapaalala patungkol sa mga kautusan na kailangan gumabay sa atin habang nasa ilalim pa tayo ng ECQ, nandito po ang head ng Safe City Task Force, si Attorney Clarence Santos. Salamat po, Mayor. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Attorney Clarence Santos ng Taguig Safe City Task Force. Talakayin natin ang datos ngayong linggo sa pagpapatupad ng health and safety protocols ng ating mga law enforcement units at mga ilang paalala sa mga pinatutupad na regulasyon ngayong tayo ay nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sa ating pagpapatupad ng protocols mula ika-anim hanggang ika-12 ng Agosto, ang mga nasaway, nahuli, ang natikita ng mga violators ng ating PNP at TMD ay umabot po sa 2,842 total apprehensions. 105 po rito ay mula sa mga natanggap nating reports at complaints sa Safe City Hotline, 155 ang mga na-issuean ng violation ticket at 2,582 ang binigyan ng warning. Ayon po sa ating datos, ang top 5 common violations po ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Ito naman po ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Base sa datos ng ating nakalap, pinakamarami sa mga nahuli ng ating mga law enforcers ay mga UPORs o mga lumalabas ng walang quarantine pass at mga minor de edad na pinapabayaan na maglaro o maggala sa labas. Pinapaalalahanan po namin ang lahat ng mga magulang, tsahen o lolo't lola na nagbabantay sa mga kabataan natin. Pakisabihan po ang ating mga anak o alaga na huwag na munang maglalabas ng bahay sa ngayon. Ayon po sa report ng ating City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CEDSU, dumadami na po ang mga bata sa Taguig at tinatamaan ng sakit ng COVID-19, hindi tulad ng dati. Sinabi ng ating CEDSU na ito ay may kinalaman sa Delta variant. Dumako naman po tayo sa ilang paalaala patungkol sa mga pinatutupad na regulasyon ngayong ECQ sa ating syudad. Pinapaalala lang po namin sa lahat ng residente na hindi po pumapasok sa trabaho at mamimili ng mga pangangailangan sa bahay. Isa lamang po bawat pamilya o household ang maaaring lumabas para mamili. Kung lalabas po kayo, isuot po o dalhin ang inyong quarantine pass. Pag wala po kayong TUQP, pauwiin po namin kayo. Sa mga may-ari, manager at security guards ng mga pamilihan at kahinan tulad ng mga mall, supermarket, groceries, restaurants, pati na rin po mga palengke at talipapa. Siguraduhin po na tanging ang mga may quarantine pass lamang ang pinapayagang pumasok at wala silang ibang kasama. Kung ang papasok naman po ay trabador ng mga establishmento ang pinapayagang magbukas habang ECQ, hanapan lamang sila ng kanilang company ID. Sumunod po, ayon sa resolusyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA, maigpit na pong pinagbabawal ang outdoor exercise. Sa ngayon po, salab muna po tayo ng kanya-kanya ating mga tahanan mag-ersisyo. Kung kayo naman po ay nakatira sa condominium o village, maaari po kayong mag-exercise sa mga inaprobahan po nating mga safe zones. Tanungin po lamang sa inyong property admin o village association kung saan ang approved safe zone sa inyong komunidad. Kung wala po, kumbinsin silang mag-apply sa pamamagitan ang pag-submit ng mga sumusunod. Panghuli, mariin po namin pinapaalala sa lahat ng mahigpit na pinagbabawal ang mga pagtitipon sa loob ng bahay ng mga hindi magkakapamilya o magkakasama sa isang bahay, tulad ng mga inuman o party. Marami pong mga kaso sa Taguig ng COVID ay natitrace namin sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Umiwas po na tayo sa ngayon. Kagibat ng pag-iingat na pinatutupad ngayon sa ating syudad ay ang patuloy nating paghahatid ng mahalawakang proteksyon para sa ating mga kababayang Taguigenyo sa pamamaraan ng pagbabakuna. Umasa po kayo na patuloy ang vaccination sa ating lungsod kahit na tayo ay nasa ECQ. Bilang ito ang ating pinakamabisa na panangga laban sa COVID-19. Pero tandaan pa rin po, sana nating lahat na higit sa bakuna, magsuot ng mask, maghugas lagi ng kamay, mag-social distancing, at umiwas muna sa mga mataong lugar at pagtitipon. Para po ito sa kaligtasan ng ating syudad, ng ating mga sarili, at higit sa lahat para sa ating mga minamahal. Mula po sa inyong Safe City Task Force, ingat, maraming salamat po.